with Sister L. Isang magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po sa inyo. Magandang gabi, Pilipinas. Ngayon ay March 2. Nalilito na ako sa pecha. March 2, 2024. Welcome po sa Nightlife with Sister L. Elaine Apit. Ngayong araw ng Sabado. Kumusta po kayong lahat? Sana ay okay lang kayo. Sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live, sa DZRH News, sa ating YouTube channel, DZRH News Television. And of course, sa mga nanonood sa kani-kanilang mga TV via cable channels nationwide. Hello po sa inyo, sana ay okay lang kayo. At sa mga nakikinig sa atin, sa kani-kanilang mga sasakyan, sa mga nag-grab dyan, nasa taxi. Sa mga medyo nagiinit ang ulo dahil may epal sa unahan na hindi mo alam kung saan pupunta. O businahan mo ng malakas. De, charot lang. Maging mabait tayo. Chill, chill lang. Huwag masyadong mainit ang ulo. Kailangan po lagi lang tayong chill para hindi tayo may involve sa mga trouble. Hello po sa mga nakikinig sa kani-kanilang mga radyo via 666 kHz. At Diyos maray na banggi sa gabos na mga kababayan ko sa Bicol. Hello! Lalo na po sa mga taga Juvillar, dyan po sa Albay. Kumusta ka mo? Hi sa mama ko! Yan, yung aking mama na aking avid fan. Number one fan ko yan, syempre. At yung fan club ko, isa lang kasi siya lang din naman. Then, charot lang. Hi sa ate ko, Ate Annie. Hello! Sa mga pamangkin ko, JB and JL. Hello sa inyo dyan. Nako, ngayong araw po, no, may mga makakasama tayo dito sa ating programa. Pag Sabado, chill-chill lang tayo. Pero ngayong araw, feeling ko hindi ako mag-chill. Kasi may issue tayong pag-uusapan mamaya. Pero bago natin pag-usapan yan, ipapakilala ko muna ang ating mga guests for tonight. Ito mga magagaling to eh. Walang question. Yung iba dito parang ano, nakakailang beses na nga ba kayo? Ito mga to pabalik ba? Ito mga to natutuwa ako no, na pumabalik-balik sila dito sa ating programa just to share, hindi lang to share their knowledge and of course their talent. Kasi yung mga ganitong klase ng ano, mga kabataan, dapat tinutularan natin to eh. May, yung isa pala dito, politician na. Baka sa susunod, pagpunta nito dito, mayor na siya. Ba't ka tumatawa? Ay, dapat maging proud ka. Huwag mo ito ini-etchos-etchos lang kita kanina. Pero nakakatuwa dahil kayo ay nagbabalik dito sa ating programa. Sila po ay mga voice artists. At alam nyo naman, ako po ay yung puso ko ay malapit din naman sa mundo ng voice acting. Hindi naman po ako magaling sa mga bagay-bagay. May knowledge lang. At hindi ko na patatagalin pa. Ipapakilala ko na ang ating mga guests for tonight. In the red corner. Boxing pala. Ito muna na sa harap ko. Medyo bata-bata pa ito. Oh, baby face lang. Nag-aral ka pa rin hanggang ngayon. Ayun, estudyante pa rin pala. Ipapakilala ko na ang kilala sa tawag na The Energy Voice. Si JJ De Los Santos. JJ, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Actually, it's my second na po. Ako second po yung tinutukoy niyatang pabalik-balik. Eh. Ikaw ba yun? Hindi ba ito? Pares lata kayo eh. At of course, makakasama rin natin ang isa pang voice artist, si Brian Dave Perez. Ano naman tawag sa'yo?
Kasi Kaba siya may Brian. Kaba Brian. Yes. Aba, hindi mo ko in-inform agad. Sorry. Ayan. Political. Yun kasi yung ginamit na branding. Ano yung tagline mo? Ano yung tagline mo na ito? Watakbo ka. Kaba Brian, kasangga ng kabataan. Aba naman. From ano yan? From Sir Pozzol. Ayun. Ay, si Brian ay taga Bataan, Mariveles. Mariveles. So mag-hi ka naman sa mga taga Mariveles. So hello po sa mga mamamayan, mga Mariveleño na mula sa Mariveles, Bataan. Hello po sa inyo at sana safe kayo dyan. Happy Fiesta pala. Happy 79th Liberation Day nung February 25. Grabe, no? Politiko na magsalita. Sa susunod ay lalan, ganun. Pero next naman natin, si Ralph Ernest Afrancia. Ikaw, ano naman ang tawag sa'yo, Ralph? Kung siya ka ba Brian, kung siya the energy voice, ikaw naman ay? Nagsimula po ko bilang guiding voice. Oh, ngayon? Voice supremacy na po. Ano? Voice supremacy. Ah, okay. Voice supremacy. Bakit naman? Dapat may explanation, diba? Si Jay, in-explain niya before. Ikaw ngayon, explain mo naman. Supremo na siya kayo. Supremo ka. Para kasi Senator Lito Lapid. And alam mo yun, Batang Quiapo, supremo. Ay, hindi siya nanonood. Senator, oh, good evening kay Senator Lapid. Hindi siya nanonood kasi lumabas ako dun before. Ay, talaga ba? Umarte siya dun. Ay, hindi ko alam. Sana sinabi mo. Kasi nag-on-screen talent din ako. So may mga TV shows na lumabas ako. Oh, sabi ko sa inyo, talented tong mga to. And of course, ang nag-iisang girl. Ba, dapat pala siya yung inuna ko. Ba't pa inuli ko? Hindi, kasi siya yung first time ko na-meet. Pero natutuwa ako. It's nice to meet you. And nakakatuwa na nakarating ka rin dito sa ating programa. Hinanap ko yung pangalan. Wait lang. Si Jen Friolo. Ayan. Yes, Jen, good evening and hello. Welcome to the program. Say hi to our viewers and listeners. Hello po sa lahat ang nanonood at nakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. So, dahil na ipakilala ko na kayong apat, tapos na po ang program. Maraming salamat. Bye. Sa pagbabalik kasi natin, ay mamaya na, no? 6:15 pa naman ang break natin. Pero ito, sige na nga. Dire-diretso ko na. Hindi naman pwedeng hindi alam ng mga viewers and listeners natin na brief background about you guys. Though na-introduce ko na you are a voice artist. But of course, we need to inform them, sino ba si Jen? Jen, ikaw muna. Aside from being a voice artist, ano ang ginagawa ng isang Jen? At paano ka naman napasok sa mundo ng voice acting? Ako po ay isang admin assistant. I've been working as an admin assistant sa isang accounting firm for 7 years now. And the reason why I got into voice acting is because fan po ako ni Sir Pocholo Gonzalez. Mm-hmm. I've been a fan since I was 19 years old and that was many years ago. Uh-huh. And parang masyado mo binubulgar ko ilang taon. Okay lang. Proud tayo sa ating Yes, be proud of your age. Yes. So, ayun. So, nagka-pandemic and it happened na meron siyang online workshop. So, I decided to join. And, ayun po, the rest is history. So, okay. Ayun. And good thing that I was able to audition. And then, doon na po nag-start talaga sa lahat ng mga journey ko as a voice artist. Mm-hmm. Pero bata ka pa lang ba na may interest ka na? Yes, kasi mahilig po ako manood ng mga telenovela, mga anime. Mm-hmm. So ginagaya ko siya when I was young and then nakita ko si Sir Choi sa isang contest, dubbing contest, and then doon na nag-start po yun. So, naranasan mo rin yung nasarap ka ng salamin, tapos kinakausap mo yung sarili mo. Okay. Pag mga ganito talaga, yun si Raul. Kasi ginagawa ko din yun dati. Oo. Kapag ka ganun daw, bata ka palang, matalino tayo. Tapos ang kapal daw ng mukha. Oo, di ba? Pero, good thing yun. Nagagamit natin yun, di ba? Pero ito naman, since kayong dalawa ay nanggaling na dito, in-next ko na muna si Ralph. Ralph, ikaw na man. Paano ka nagkaroon ng interest sa mundo ng voice acting and how you became a voice artist? Same nang pinagmulan. Parang naingganyo sa mga palabas sa TV na yung Tagalog, kapanahonan ng mga old school animes, cartoons, and then pumasok yung mga telenovela, sila Talia, Marimar. Ah, wow. And then parang nakakainganyo kasi iba yung energy nila. Mm-hmm. Iba yung pag nanonood ka ng animation, iba yung energy nun. Tapos kapag nanonood ka ng mga telenovela, lalo kapag yung mga Mexican, parang iba, parang laging passionate sila nagsasalita ng ganyan. Totoo. So nakakatawa. And then,
nalaman ko na lang, tapos na yung palabas. What's next? Mm-hmm. So, come pandemic, ang dami kong mga venture na ginagawa sa buhay. And then a friend of mine na sabi sa akin na, oh, bakit di mo subukan dito? Mm-hmm. So, nag-try ako. And then, hindi ko alam na si Sir Choi pala is yung parang inahanap ko dati. Mm-hmm. Kasi nabanggit siya dati na, oh, labitan mo tong tao na to. Mm-hmm. Siya yung nasa parang head ng voice artistry, ganyan. Mm-hmm. And very, very passionate siya. Pag nakita mo siya sa mga talk niya, mm-hmm, talagang maliliwanagan ka. Mm-hmm. Oh, networking din to, ah. Sige, go tayo. Pyramiding pala ito. Go tayo. And then, I had the online classes. Mm-hmm. And then, dito na ako. Mm-hmm. So, dun din nag-start yung karera mo sa mundo ng pagboboses. Mm-hmm. So, si Jay naman, doon nakwento naman niya before kung paano siya na napunta sa mundo ng pagboboses. Jay, as of now, kumusta naman ang karera mo? Kasi para nakikita ko, ang dami-dami mo ng mga projects. So, how was it? Naku, actually po, mas nag-open ng maraming opportunity po. Hindi lang pagdating sa dubbing, kundi napasok na rin po natin ng pag-voiceover sa mga events. Oh, at marami pang iba. Naging voiceover po tayo kamakailan sa isang malaking insurance company sa nagka-event tayo sa World Trade Center na may 3,000 people na dumalo. So, malaking ano po yun para sa akin na malaking karangalan. At the same time, malaking step sa kung ano man po yung tinataha ko po ngayon sa career ko. At marami na rin pong mga nadab na iba't iba pa. Mm-hmm. Katulad po ngayon, nagdadab din po kami para sa mga anime, no? Mm-hmm. At nakakatuwa lang kasi panibagong style, panibagong atake. Kasi alam nyo naman sa anime, no, pag medyo action yung eksena, parang bumabagal yung paligid. Mm-hmm. Kumwari, susuntok lang yung isang character. Mm-hmm. Ang lakas ng kalaban. Alam mo yung nakakapag-isip pa sila. Ito talaga si Jay, gusto ko yung may pasapol agad eh. Bida-bida talaga to eh. Pero I like it. Nakakatuwa talaga to eh. That's why you have a lot of opportunities. And as of though, nakaka-proud lang, diba? Na at your age, estudyante ka pa, kahit pa paano naman, diba, kumikita tayo sa ganyan at napakalaking tulong. So later on, babalikan ko kayong tatlo. Pero si Brian naman, ikaw, how are you aside from being a politician right now? Charot. And then, bilang isang ikaw ay lingkod bayan, kumusta naman? Paano mo nagagamit? Medyo hinirapan yung tanong eh. Paano mo nagagamit ang boses mo bilang isang politician sa field na tinatahak mo ngayon? Okay. So, simple lang. Katulad nung lagi namin sinasabi sa Voice of the Youth or sa Tagalog, Boses ng Kabataan. Mm-hmm. When I decided na tumakbo sa certain position, which is the SK chairperson sa barangay namin, which is Barangay Townsite, Mariveles, Bataan, sabi ko sa sarili ko, ano bang gusto kong dalhin? Ano ba yung maibibigay ko sa mga kabataan? So, nung nag-uusap kami ni Sir Choi, sabi lagi sa akin ni Sir Choi, kaya ka babalik sa pinaggalingan mo o sa barangay mo kasi natutunan mo na yung mga kailangan mong matutunan sa dami ng nahawakan mo nationally and internationally. So kumbaga, as a politician, as a public servant. I want to call myself a public servant. Yes, mas gusto ko din yun, yeah. Public servant. As a public servant, nandito yung service above self. Mm-hmm. Yung naglilingkod tayo ng higit sa sarili natin para sa ibang tao, sa lahat ng pagkakataon. Nung nag-start akong na maging isang voice artist, nasa mantra namin yun, di ba? Mm-hmm. We will share our voice as a gift from God. Mm-hmm. Dahil isa siyang regalo sa amin. So we need to share it with other people, sa ibang tao. Mm-hmm. Merong dapat makinig ng boses mo. Someone out there needs to hear your voice. Mm-hmm. And ngayon, nahanap ko yung purpose ko. Mm-hmm. It is to serve the youth, to serve our community, and eventually, di ba, ma-serve natin yung mas malaking grupo ng tao in the future. Ayun, napakaganda yung sinabi mo, ha. I really agree with you. At nakakatuwa, no, na yung boses mo ay hindi ka voiceless, napapakinggan ka at naririnig ka. At sa pagbabalik naman natin, di pwedeng puro kwentuhan lang tayo. Pero mamaya bigay kayo ng brief background about VOTI and CVAP, yung about sa organization, para may mga nanonood. For sure, maraming nanonood. Number one sa time slot yung program natin. Thank you po! Ayan, for making
Nightlife with Sister L, number one sa time slot niya sa oras na to. Yan, itong oras na to, number one tayo sa January survey ng Nielsen. And of course, DZRH for making us number one in Mega Manila. Yan, sa latest survey ng Nielsen, number one pa rin po ang DZRH. Maraming salamat po. Sa pagbabalik natin, magsasample kayo. Magbuposes kayong suwabang sumasayaw. Mamaya na lang. Sa pagbabalik po ng Nightlife, Pilipinas ang oras, 21 minutes after 6. There's something I've got to say. Sobrang bago, di ba? Aaron Carter. Nagbabalik po ang Nightlife with Sister L, Elaine Apit. And of course, nakakasama ko pa rin ang mga voice artist guests natin na sina... biglang nawala. JJ, Ralph, si Brian, and si Jen. Oh, kala mo ha, sinong nangaasar dyan? Bongga? Eto na. Kailangan mag-sample muna kayo bago tayo magkwentuhan ulit, ano? Kasi hindi pwedeng walang pa-sample. Inaabangan niya ng ating mga listeners and viewers. Kasi nakaka-amaze, di ba, yung mga naririnig natin, lalo na yung mga nagdadub, yung mga... Minsan, naku-curious tayo, ano kayang itsura mukha nung taong yun sa likod ng boses na yun, di ba? Ganon yung mga... Lalo na yung mga nagre-radio drama. Nag-radio drama na ba kayo? Na-experience ko nung minsan. Na-experience mo na. Nakaka-enjoy din. Kumusta naman? Ano yung mas mahirap? Mag-dub o mag-radio drama? Or parehas lang? Actually, mas madali ang radio drama. Mm-hmm. Para sa akin, ha? Para kasi, sa'yo. Una sa lahat, malawak yung imagination, mas magiging malawak yung imagination ng mga taong makikinig. Mm-hmm. At hindi lang sila nakakansa kung anong nakikita nila sa visuals. Mm-hmm. Unlike sa dubbing talagang mm-hmm. kailangan mong isync mm-hmm. yung boses mo sa kung anong buka ng bibig mo character. Mm-hmm. Yun talaga yung mahirap sabayan eh, no? Kailangan talagang well-trained at professional ka to do it ng maayos at perfect. At dahil dyan, eto na. Ano yung isa-sample nyo, na-ready ninyo? At dahil hindi kami handaan, meron kami ready. Alam nyo kanina break, sabi ko walang script pa. Alam, dadaya, nagpasahan ng script. Alam, bumalik tayo agad sa Eri. Sabi may pa-sample eh. Hindi, sabagay, alam naman nila yun, may pa-sample tayo. Anong sample nyo sa amin? Actually po, ito po yung isa sa mga pinakasikat po naming dinab. Mm-hmm. Ang pamagat po niya ay ang The Amazing Digital Circus. Ayun. Na umabot ng ilang million na ngayon siya. Parang 170. Last na 275 million. Wow. Ang unti naman nun. Wait lang. 5 months? I think 5 months. Walang kabagay-bagay. Wala. Napaka-konti naman. Maliit na ba? Sakto lang. So, si ano yung mga cast? Kayo yung, sino yung mga character nyo dito? Yes. Later na pala. Sample muna. Sample muna bago kayo magano ng characters ninyo. Okay, sige. Ladies and gentlemen, please welcome JJ, Brian, Ralph, and Jen. Welcome sa The Amazing Digital Circus! Ako si Kane, at sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng isang masaya at nakakakilabot na adventure! Ano daw? Aray? Sino kayong mga makukulay na nilalang na nangahas na pumunta sa kaharian ng Glowing Queen? Nasaan tayo, Ragata? Kinger, tingnan mo may halimaw! Halimaw? Ah! Ragata! May halimaw! Nasaan ako? Bakit hindi ko malis tong headset? Sinira nila ang maskara ko! Sige, ituloy mo lang ang pagtanggal kahit alam naman ng lahat na walang daan palabas dito. Ano ba pinagsasabi mo, Jax? Pero oo, welcome sa bago mong tirahan at bago mong anyo. Huwag ka mag-ala, Pomni! Dahil magiging masaya ang pananatili mo dito! Tama ka dyan, Kane! Tahimik! Ito na ang katapusan ninyo. Bagay kayong mapunta sa tiyan ng isang glowing queen. Ram nam 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 nam. Ayun, kinain na sila. Ang galing. Napansin ko si Jen, talaga yung boses mo. Yung character na pinortray mo. So ano yung sino yung mga character na yan? Actually pinaka main character ko dito is si Gangel. Isa siyang yung kanyang is maskara siya. Mm-hmm. And most of the time, kasi diba sa maskara, merong sad face and then mm-hmm. yung happy face. Mm-hmm. Pero most of the time kasi siya yung napakita niya is yung kanyang sad face. Mm-hmm. And parang medyo nabubuli siya sa mm-hmm. sa yung character niya dito eh.
Ayun. Ikaw naman, Brian. Ako naman si Jax dito sa Amazing Digital Circus. Parang chill niya dun sa character niya eh, no? Yung character ko, parang ano siya, yung itsura niya, isa siyang teddy bear na naka-jumpsuit na mataas ang yung peg niya. Tapos ang role ni Jax dito sa ano, sa series is parang manginis lang siya lagi. Parang ganun lang siya. Ah, so nambubusit ka lang. Nambubusit lang siya lagi. Gusto ko yung character niya. Yung isa yung binubully, siya yung nambubully. Ah, okay. Pero hindi ka naman bully sa totoong buhay. Hindi po. Bawal man bully, ha? Baka may mga nanonood sa atin, nakikinig ng mga bagets. Mabait po. Oo, mabait yan. Public servant po yes, siya. Public servant. Ikaw naman, Jay. Ikaw naman. Yung character ko po dito ay si Kinger. Mm-hmm. Actually, kakaiba yung mga mukha ng mga characters dito kasi isa siya, ang kwento po kasi neto, parang naglaro sila ng isang game. Meron silang virtual VR headset. Uh-huh. Tapos, bigla silang napunta na lang dun sa mundo na yon na hindi na sila makawala. At naging sila yung pinili nilang character. So ako po si Kinger dito, ang anyo niya, dalawang mata siya, tapos para siyang ano, piece ng isang chess, sa isang chess. Yung king. Yung king. Ang character niya dito, medyo ano siya eh. Alam niyo, medyo lutang yung ano niya, yung utak niya palagi. So parang yung boses ko, minash ko siya dun sa ganong character na parang, ang ginagawa ko dito. Sabaw-sabaw, ganun. Ba't nasa DCRH ako? Sabaw parang, na. Nagtataka siya, hindi pa niya talaga ka. Talaga, ano to? Wait lang, award! Bigyan ang trophy. Ang galing, galing. So, naisingit mo yan. Gusto ko yung segue mo smooth. Tapos ikaw naman, Ralph. Kasi, ito, nanlalamon. Ikaw ba yung iba? Ba't mo siya kinain? Ba't mo siya kinain? Ikaw, Ralph. Ang character ko po dito is si Kane. Siya po yung pinaka-ringmaster din sa lugar na yun. So, lahat ng nangyayari doon sa lugar na yon kontrolado niya. Okay. So, kung trip niya na gumawa ng isang, let's say, game o gumawa ng isang lugar na pwedeng paglaruan nila or gawa ng isang competition, magagawa niya. Ang itsura po niya kasi is very, very weird kasi ngipin siya. Ngipin. Sinabi mo na, ito yung ngipin. And then yung mata niya, so ngipin, di ba? Tapos may dila. Tapos sa ibawan ng dila, nandun yung mata niya. So, pagkakasalita siya, yung ngipin niya gumagano'n. And then yung mata niya nakapagano'n. Character. Sorry, kasi medyo busy tayo sa pagano ng news. Pero hindi ko pa napapanood kasi yan eh. So, parang ang funny nung itsura ng character eh. No? Very funny na. Para kasing, yung take ko sa kanya is, parang yung home TV shopping. By the way, there's more. If you call now, you won't. Laging sinegway niya rin. Ayaw patalo. laging ganun yung atake niya. Kaya nag-enjoy kami. Nakakatuwa. Pero kayo ba, ito kasi si JJ, alam ko nag-impersonate siya ng mga bosses. Kayo din ba same with JJ, ginagawa niyo rin yung pag-impersonate ng mga bosses? Ako hindi. Ang niche ko when it comes to voice acting is hosting talaga at saka voiceover. Ikaw naman, Jen. Hindi pa po ako nakapag-impersonate. I'm more on dubbing din, pero I would like to and I would like to try and ayun, pero for now more on dubbing lang din talaga siya. Si Ralph naman. Kinakain na rin kasi ng dubbing yung oras kasi dubbing director din ako. So most of the projects sa akin yung mahawak. And then, sa free time ko, yun yung nagmalabas-labas ako sa TV. So far, ano yung mga pinakamalalaking proyekto na nagawa na ninyo? Sige, si Jen muna. One of the biggest, I would say, is ito nga yung The Amazing Digital Circus. And then, we also have yung Murder Drones. And apart from that, meron din kaming, nakapag-dub na rin tayo under, for Netflix. And meron na rin tayo sa ABS, nakapag-dub na rin po tayo for ABS-CBN and sa GMA din po. So yun po yung mga nakakatuwa, big networks na talaga. How about you, Brian? Ako naman sa dubbing, I'm the project manager of the Murder Drones and the Digital Circus. So aside from that, on the side hosting, I hosted different kinds of events nationally and internationally. And sa voiceover naman, which is I'd like talagang gawin, is I am the official voice of the the association ng Boy Scouts sa buong Asia Pacific region, yung kanilang mga reports last 2021, I think. And then ngayon may mga hosting engagements ako up until now.
How about you naman, Jay? Si Jim Ray, medyo marami lang. Kakita ko yung mga post nito sa Facebook. Mayaman na si Jim. Marami pera to eh. Libre ka naman. Eventually dito. Sige, Star City ta. Ay, sinabi mo sa Harry ah. Walang bawian yan ah. Naka-record to. Siguraduhin mo lang. Walang lalabas ng buhay. Hindi, ikaw Jay, ano yung pinaka-latest project mo na talaga namang masasabi mong isa sa pinakamalaking proyekto. Ayan, bukod sa pagiging isang official voiceover po ng isang character para sa isang tawag dito, insurance company. Ayun na nga, isa rin para sa akin no na napunta tayo sa mundo ng anime. So, officially, isa po tayo sa mga dubbing director para sa Anime 1PH. So, hindi pa siya dinub before pero madadub pa lang siya. So iba pa doon, marami pang iba katulad ng siguro yung mga movies din ni Bruce Lee ganyan. Naging boses din po tayo at napalabas siya sa mainstream talaga. Ah, nakakatuwa naman. Oh. Marami ka na nga talaga pera. Uy, hindi mo natatanong ate birthday ko nung February 20. Oh, happy birthday! Wait lang, wala akong birthday. Ako din, nung February 10. Ako ready, nanap ko. Wala yata sa playlist dito. Naman, February 10. Ito naman, February 4. Oh, lahat kayo kulang-kulang. Uy. Kulang-kulang, pero talented. Oh, totoo yun. Pag mga kulang-kulang, matatalino, tsaka magagaling. Ay, kayo na. Si Ralph, hindi ka kulang-kulang. Tagal pa. Pero yung mga projects mo, aside, kasi ikaw ay dubbing director na, pero ano yung pinakamalalaking project na nagawa mo na? For dubbing po, I'm handling projects under isa-isang foreign production. So, tinatranslate namin siya locally, and then pinapalabas siya sa website nila, sa Turkey. Wow. And then, pagdating sa screen, under po tayo ng, meron po tayong episode for Regal Studio Presents na I'll be appearing in. Nice! Artista. Aabang ka namin doon. Pwede po pa auto. Gusto mo yung ngayon lang inaasar ka na ito mga to. Pero alam mo, Ralph, nabanggit mo yan na, no? Yung mga ginagawa ninyo, mga dinadub ninyo, lalo na yung mga ini-air or napapanood natin dito sa atin sa Pilipinas. Mamaya kasi pag-uusapan natin itong bill. Mayroon kasing House Bill number 9939 na pinapanukala ng isang kongresista. No? Pag-uusapan natin yan mamaya. At the same time, pag-usapan din natin yung future ng dubbing or ng voice acting sa panahon ng digital, lalo na may AI na, diba? So, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng ating programa. Pilipinas ang oras, 6:37. And we are back sa Nightlife with Sister L, Elaine Apit, ngayong March 2, 2024. It's Saturday. Kasama pa rin natin ang ating mga guest na mga voice artists, sina JJ, Brian, Ralph, and Jen. At pag-usapan naman natin na, no, alam naman nating lahat na tayo po ay nasa mundo na ng makabagong teknolohiya. At nauso ang AI, di ba? Na-issue pa nga yung naging mainit na usapan pa nga yung pwedeng i-replace yung isang reporter or anchor ng AI. Gusto niyo yun, yung magandang gabi Pilipinas, ganun ako mag... Gusto niyo ba yung ganun? Gusto niyo ba yung ganun? Narito na ang mga balita. Tapos walang emosyon eh. Sige nga, pag-usapan natin ang future ng dubbing bilang mga dubber, mga voice artist. Para sa inyo, siguro sabihin na natin mga 5 years, masyado kasi mabilis mag-evolve ang teknolohiya, no? 5 years from now, ano na ang nakikita ninyo sa mundo ng voice art, ng voice acting, sa dubbing, lalo na ngayon ay nauuso na ang AI. So, tingin nyo ba ay wala pa rin panama ang isang robot, ang isang computer sa totoong tao? Kasi ako personally, naniniwala ako na wala eh. Yes. Pero kayo, bilang mga kayo ang nasa mundo ng pagboboses, what's your opinion about this? Sino ang gusto? Sige, ikaw na muna. Sa akin naman, I strongly believe na kahit kailan, hindi mapapalitan ng artificial intelligence ang emotion ng isang tao. Kasi when it comes to dubbing, sabi nga ni JJ kanina, yung dubbing kasi
sinasabay natin yung pagsasalita natin or yung pag-record natin doon sa galaw ng mm-hmm. isang tao. And of course, para maramdaman ng listeners at ang viewers yon, mm-hmm. kailangan nalagyan natin ng emosyon. Mm-hmm. Kaya nga tinawag na artificial intelligence, mm-hmm. ibig sabihin, hindi siya natural. Artificial siya, gawa siya ng tao. Mm-hmm. Kahit na gawa siya ng tao, pero hindi kayang i-imitate ng tao or hindi kayang mm-hmm. i-imitate ng robot yung emosyon na ibinibigay ng tao. Mm-hmm. So I think 5 years from now, siguro kahit nga paiklin pa natin, kasi mm-hmm. ngayon sobrang ano na eh, laki na nang nangyayari ng mm-hmm. AI mm-hmm. sa buhay natin. Parang kaliwat kanan ng mga ginagawa natin mm-hmm. before walang AI na counterpart. Ngayon parang meron na eh. Mm-hmm. From ordering sa mga fast food, mm-hmm. meron ng mga may mga nagsaserve na ng mga robots mm-hmm. from yung mga paggawa ng mga assignments. Mm-hmm. Meron na tayong mga applications. Mga ganun yung mga... Yes. And even, alam ko, sa paggawa ng video, paggawa mm-hmm. ng kanta, meron na rin mga AI na kasama. So, mm-hmm. hindi pa rin niya mapapantayan mm-hmm. yung power na nagagawa ng isang talent or ng talent ng isang tao. Mm-hmm. Sabi nga, yung AI, nagbabase lang naman sa kung ano yung ginagawa ng tao. Mm-hmm. Pero hindi niya kayang mag-isip ng sarili niya at mag-produce ng sarili niya. Ayun, napakaganda ng sinabi mo, Brian. Pero Jen, additional doon sa sinabi niya. I strongly agree with what he said regarding mm-hmm. doon sa emosyon. Mm-hmm. Well, sa technology kasi, it always has a negative and positive impact mm-hmm. Sa everyday life natin. And with AI naman, as he said na mm-hmm. yung sa emotion, mm-hmm. kailangan talaga, it should be raw. Mm-hmm. Raw yung pinapakita natin sa dubbing or sa voice acting. And although pwede rin maganda yung makahelp din siya in a way, yung mm-hmm. AI, it's always best to have yung natural na emotion natin whenever mm-hmm. we dub mm-hmm. a program or a movie or a show. Mm-hmm. Ayan. Ayun. Si Ralph. Kala ko, hindi bilangan ko na eh. Ganun din. Mm-hmm. Pero in my case kasi is what I believe is lagi mm-hmm. siya nandiyan to support. Oo, ang lawak ng spectrum ng emotion. Mm-hmm. Pag nag-acting workshop nga kami, ang lagi naming turo is laging may leveling yan eh. Mm-hmm. Kumbaga, kung let's say angry, sad, confused, mm-hmm. tatlo pa lang yun. Kung ili-level mo siya, let's say 5 levels kada emotion, 15 na kagad yun. So, ang daming pwedeng pagdaanan, ang daming kailangang i-feed. Mm-hmm. And kaya nga sabi ni Brian, yung artificial intelligence is merong machine learning. So, in mm-hmm. order for it to learn, kailangan mo siyang i-feed ng kung ano man ng kailangan niya, mm-hmm. yung mga information. Kung gusto man kung gusto mo siya umarte, kailangan mo siyang bigyan ng, let's say, movies or whatnot na pwede niyang pagbasihan. Mm-hmm. Pero, yun nga, parang may something sa boses ng tao, ng raw voice, na parang may kurot sa puso. Alam, mm-hmm. alam mo kapag tao yung nagsasalita. Mm-hmm. Kapag kasi masyadong perfect pakinggan, parang alam mo na ano, may dinokto, may binago, mm-hmm. or somewhat na mm-hmm. ano eh, na something... Parang may kulang. Kulang. Actually, napansin ko kulang talaga sa emotion na yun. Yes. Yung parang nakaganon, parang ganon lang. Pero kasi, in business aspects kasi, mm-hmm. Beneficial sa kanila yun. Mm-hmm. Kasi, kung let's say, gagawa ka ng, kung mag-hire ka ng call center, mm-hmm. pero sa, kung tatanggal yung call center na yun, gagawin mo lang siyang AI, ang laki mm-hmm. na matitipid mo. Oo, wala kang pasasalo. Wala ka nang poproblemahin. Mm-hmm. Yung tao na magreklamo, wala ba sila magagawa kasi alam na lang computer yung kausap nila. Mm-hmm. Hindi naman sila hahanap ng empathy or anumang emotion do sa kausap nila mm-hmm. kasi alam na ng robot yun. Machine. And pagdating naman sa dubbing, mm-hmm. yung naitutulong ng AI kasi is it allows you to be yung 'di ba pag acting kasi is the mm-hmm. your being mm-hmm. the act of being nakakadagdag siya doon sa pagiging mo eh mm-hmm. if let's say you're dubbing for a specific role mm-hmm. for a specific show in our case doon sa Turkish na series mm-hmm. meron silang particular na tunog mm-hmm. na hindi natin kayang i-reproduce kasi mm-hmm. iba yung culture nila. Mm-hmm. So, through AI,
nakukuha natin, nalalaman natin kung ano yung culture na yun na pwede natin i-adapt para mas maka-reach out tayo sa kanila. So, in our case, beneficial pa rin siya. Pero yun nga, huwag lang maging masyadong reliant na nandiyan na lang. Nandiyan, AI, kunyari, AI na lang. Or ChatGPT mo na lang, paggagawa ka ng assignment ng script. Kaya magagawa ka ng speech mo, dun ka na lang mag-rely. And thank you so much, Ralph. How about you, JJ? Actually, no, in connection sa sinabi ni Kuya Ralph, no, masyadong perfect kapag AI, no? But alam naman natin na it's the imperfection that makes something beautiful, no? Although imperfect man, pero masasabi natin maganda sa pandinig at alam nating tao talaga yung gumawa. Actually, for me po, ang pagdating sa AI, no, medyo somehow naguguluhan ako and at the same time, something na nalulungkot. Una sa lahat, parang syempre hindi pa rin mawawala, ay, bakit? Baka ma-replace ako one day. Oo, ganun, totoo diba? Yan, diba? Marami talaga, maging totoo tayo. Parang nagiging threat and, sa iba. At the same time, medyo nakakalungkot sa side na hindi pa rin siya tanggap ng maraming tao kasi yun nga yung nagiging concept, no? But tingnan natin ito sa ganitong way, no? For example, dati may typewriter, diba? Pero ngayon meron ng laptop. So, anong mas gagamitin mo ngayon, lalo na sa panahon na to? Typewriter ba o laptop? Siyempre, yung mga gumagawa dati ng typewriter, siyempre nalungkot sila lalo na tumating yung, ano, yung laptop. Computers. Hindi na nila ako kailangan na gumawa ng mga ganito pa. So, di ko alam kung anong magiging future lalo na pagdating sa technology kasi yung mga bagay na dati imposible para sa atin, ngayon nangyayari na. Magiging unpredictable. Oo, minsan parang mas... minsan parang mas magaling pa yung ano eh, di ba? Nagiging mas magaling pa yung AI. Kaso, at meron pa rin parang nararamdaman tayo na, ah, hindi tao yung gumawa nito. So, meron pa rin ganun. May kulang feeling. Talaga. Meron pa rin talaga. Hindi siya ganun ka-perfect pa. Tsaka, to add lang, ano, totoo yan, yung ang kulang talaga sa AI or kung ano, yung puso kasi. Iba kasi pag yung totoong taong gumawa, alam mong ginamitan siya ng hindi lang utak, kundi may puso. Iba kasi ang atake ng isang totoong tao kaysa sa computer sa isang machine. Pero na pag-uusapan natin kanina pa, nag-sample kayo, kanina pa natin pinag-uusapan ang dubbing, lalo na yung mga projects ninyo. Eh, eto. Kasi, para mabigyan lang natin ng brief background yung ating viewers and the listeners, ano, dahil mayroon pong kongresista, no, inihain ito ng Negros Occidental 3rd District Representative Jose Francisco Kiko Benitez ang House Bill number 9939 na ang layunin po nito ay ipagbawal sa Pilipinas ang pagdadub ng English na motion pictures o ipong mga movie at maging mga television program na dinadub po, ano, tinatagalize po ng mga ating mga artist, ng ating mga voice artist. Ayon po kay Congressman Benitez, ang English ay second language ng Pilipinas at malaki ang maitutulong sa pakikipag-communication maraming bahagi ng mundo, kaya dapat daw higit pang pagbutihin yung ating pong kakayahan sa pagsasalita ng English ng mga Pinoy. Sa panukalang batas ni Congressman Benitez, pinahihintulutan ang subtitle na Pinoy sa mga English movies at program, pero dapat manatili pa rin daw yung title na English, ano? So, paliwanag nga po ng mababatas, baka daw kasi humina ang ating mga kababayan, particular na ang mga estudyante pagdating po sa English language. Pero yung mga TV commercial at programs ay mapapanood po mula una ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga sa standard time po ng Pilipinas ay libre o hindi po saklaw ng nasabing mga pagbabawal. Pero ito po just in case, ano, ma-approve at maging batas. Pero as of now, ito po ay panukala at alam nyo ba ng mga viewers and listeners natin, ano, yung mga lalabag dito just in case maging batas po ito ay magmumulta kayo ng 50,000 hanggang 100,000 pesos at makukulong ng mula 6 na buwan hanggang 1 taon. So, bibigyan naman daw ng kapangyarihan po ang Movie and Television Review and Classification Board o yun pong MTRCB na huwag isama ang mga TV program kung magiging sagabal ito sa mithiin po ng ahensya. So, ayun, may multa at may kulong kung ito po ay magiging batas. So, kayo, bilang kayo ay talaga namang alam namin na you have the experience at itong industriyang ito ay kayo ay
sabihin na natin somehow pinagkukunan natin ng hanap buhay at the same time na nagiging inspirasyon tayo dun sa mga kabataan na gusto din pasukin yung industriya ng pagboboses at kayo bilang mga artist nakakabilib kasi hindi lahat ng tao may talento na ganyan, na kayang gawin yung ganyang bagay, di ba? So ano yung opinion ninyo dito sa panukala ni Congressman Francisco Kiko Benitez? Actually, nakakalungkot siya hindi bilang isang dabber lang, no? Mm-hmm. Kundi bilang isang Pilipino rin. Mm-hmm. So una sa lahat po, no, para sa akin, no, hindi siya ganun kalaking issue lalo na sa panahon ngayon. Mm-hmm. Unang-una sa lahat, no, mapapansin nyo yung mga bata ngayon, lalo na yung mga medyo baby-baby pa lang, mm-hmm. mas fluent pa nga silang mag-English po ngayon actually. Uh-huh. Parang kausapin mo yung mga pamangkin mo, yung apo mo, no. Uh-huh. Yes. Parang, with accent talagang mas ano pa sila, mas may accent pa sila kumpara sa atin, tayo mga Pinoy na Pinoy yung accent natin. Mm-hmm. So, para sa akin, isa yun. No. Pangalawa, sa panahon ngayon, meron ng choice yung mga manonood to choose kung ano yung language na pakikinggan nila. For example, sa Netflix, meron yung option, di ba? Yes. Kung Filipino, English, meron pang Spanish, mm-hmm. at marami pang mm-hmm. iba. Maging sa YouTube din po. Actually, yung Amazing Digital Circus po namin, marami mm-hmm. siyang mga dub na languages, no? At talagang, for us, no, isa rin yun sa mga nanghatak din ng mga views. Mm-hmm. Bakit? Kasi, una sa lahat, natatanggal para sa akin yung language barrier, mm-hmm. na kung saan mas nai-introduce tayo para maintindihan ng mas madali yung mga concept and culture ng mm-hmm. iba't ibang mga foreign countries. Mm-hmm. At nagiging way din yun para ma-curious tayo mga Pilipino kung ano nga ba yung kultura nila. Isa na rin po siguro, no, lalo na sa dubbing ng mga Korean, mm-hmm. kaya tayo na naging fan ng mga yan kasi isa rin malaking impact din yung pagdadub. Mm-hmm. Tsaka nakakakilig kasi mas naiintindihan natin. Mm-hmm. Hindi katulad ng kapag manonood ka tapos may subtitle sa baba, hindi mo alam anong titingnan mo, 'di ba? Mm-hmm. Parang mas madali sa atin, mas makomprehend natin kaagad kung Filipino dub siya. Mm-hmm. At yun nga ma-appreciate siya agad at isipin po natin, no, yung dubbing kasi yung isa mm-hmm. sa pioneer na nagpapabuhay mm-hmm. sa language nating mga Pilipino. Mm-hmm. Imaginein po ninyo kung lahat ng mga pinapalabas sa TV hindi nakadub. Mm-hmm. Siguro, hindi na natin ganong ma-appreciate yung language din po natin. Mm-hmm. I get the point na gusto po nung nagpasa ng bill na to na mm-hmm. yung English, maging fluent tayo sa English. Mm-hmm. Pero para sa akin po, mas nakatulong siya sa mm-hmm. atin, lalong-lalo na hindi lang sa language, no, maging sa pag-introduce ng iba't ibang culture sa atin na naging dahilan para mm-hmm. ma-curious tayo sa kanila. Mm-hmm. So, para sa akin, isa siyang benefit sa lahat ng mga Pilipino na nakagiliwan natin, mga Mexican series, mm-hmm. noong mga panahon dati, Meet Your Garden, at marami mm-hmm. pang iba po. Ayun. So, sino next na magpapaliwanag ng kanilang hinain dito sa bill na ito? Ito ay bill pa lang, ano, lilinawin, yes. Hindi pa po mm-hmm. siya batas. Panukala pa lang. Ikaw na. Yung sa akin po kasi is ang point niya is hindi na fluent sa English yung mga bata. Mm-hmm. Although napapansin naman namin na mm-hmm. yung mga bata is mas fluent pa sa English mm-hmm. kaysa sa matatanda. Pero 'di ba ang main factor mm-hmm. kung paano nakapagsalita ng English ang mga bata, estudyante, is sa school. Mm-hmm. And then sa school din sasabihin din sa iyo na ewan ko kung sinabi nga ito nung nasa school pa kayo, pero mm. nung nasa school ako, ang sabi sa akin ng mga teacher ko, huwag ka manonood ng TV kasi nakakabobo yan. Para narinig ko yan. Yeah. Sa mga ganun age bracket namin. Nakakabobo yan. Para narinig ko yan. Pero kasi, di ba, ang English is supposed to be yung medium of instruction. Mm-hmm. So, kung yun yung medium of instruction natin, mm-hmm. syempre, doon din masasana yung mga estudyante natin. Magiging mm-hmm. mas confident sila. Mm-hmm. Doon na sila mag-focus. Why not make a study, a feasibility na mm-hmm. kumuha mo na sila ng test group. Mm-hmm. O, dito nyo gawin yung walang dubbing. Mm-hmm. Dito nyo gawin yung may yung English lang. Oh, may Tagalog din silang pinapanood. And then, in due time, compare nyo. Hindi yung parang kasi nakita ko yung bill, walang backing na napag-aralan namin, ganito, may mga in-interview kami, walang ganyan. Walang data, walang support. Oo, sana may ganun para at least maintindihan where are they coming from. Maybe yung area lang naman pala nila yung mas nangangailangan talaga ng ganung focus. Mm-hmm. Parang
parang nilalahat. Okay, so nararamdaman ko yung simpatya ni Ralph at gets na gets natin kung ano yung ibig niyang sabihin. Ikaw naman, Jen, muna. Yeah, sa akin naman po, hindi ako naniniwala na yung pagtatagalize ng mga movies or any TV programs yung isa sa main reason why yung mga tao or mga kabataan especially ay nagiging reason para mahirapan sila na magsalita ng English kasi napakaraming platform hindi lang naman po yun. We have mga social media especially YouTube or Netflix, marami yun. At in the same manner na hindi lang naman din yun yung way nila para makapanood ng mga English movies po, ano. So they always have the option to choose which language they would like to use and to listen to. And kasi po pag naka-Tagalog, tayo kasi mga Pilipino, mas makaka-relate tayo sa pinapanood natin, mas naiintindihan natin, andun pa rin yung emosyon. And mas, para sa akin talaga, mas naiintindihan ko kung ano yung pinapanood ko. Yun yung take ko naman dun sa issue na yun. How about you, Brian Dave Perez? Buong-buong. Sige, sagutin ko siguro to as a ano, public official. Sa atin, di ba? Sabi nga, this is just a house bill. No? Kahahain pa lang. Pero hindi pa na ipapasa. Whenever kasi we have this kind of, yun nga, ganitong klaseng bill sa Congress and basically sa Senate, we have this 3 readings. May first, second, third, and meron pang committee hearing. Pero siguro, before tayo mag-proceed, dahil first, ano pa lang to eh, kumbaga step 1 pa lang to ng proseso, sana malaman natin kung bakit nga ba, ano ba yung purpose ng dubbing? Ano ba yung purpose ng tagalize, pagtatagalize natin ng mga foreign movies? Una, hindi pala una, ito lang yung gusto kong sabihin. Voice acting is a form of art. This is a art form na dapat nasi-share natin sa mga tao. Diba? I think ditong February is Arts Month. So, maraming mga tao, maraming mga Pilipino. Huwag na tayo lumayo. Yun nandito sa guest natin. Paano ba tayo na-inspire sa dubbing? Paano ba tayo na-inspire sa voiceover? Sa pakikinig sa TV. At kung babawasan o tatanggalin natin yun sa mga kabataan ngayon, ano pang sense na gusto natin silang turuan ng mga magagandang bagay? Para bang, ano, para bang pinagkaitan mo na sila ng pangarap or isang tagumpay na pwede nang makamit. And at the end of the day, we should know na sana hindi natin napapabayaan kung ano yung mga kailangan nating maituro sa mga kabataan. Kasi, kung ang goal lang naman natin ay magturo ng English, natututunan yan sa paaralan. Pero ang pagtatagalog or pagpo-promote ng language natin, ito ay panghabang buhay natin at pagtanaw natin kung saan nga ba tayo nagsimula. Alam mo, ang ganda ng sinabi ninyong lahat, ano, nakakatuwa kasi I agree with you. Lahat kayo may punto, maganda yung mga sinabi ninyo. Dito na lang sa DZRH, ano bang language na ginagamit namin? Diba? Gumagamit kami ng Filipino, Tagalog ang ginagamit namin. Bakit? Ang audience natin ay masa. Diba? Kung nag-i-English kami, though, of course, it's our second language, nag-i-English tayo, given na yun, kailangan talaga yun. Pero, si Manong mag-aasin, si Manong magtataho, si Tatay na magsasaka, kung mag-i-English ba kami dito, maiintindihan ba nila kami? Diba? Hindi. That's the purpose. I mean, parang napaka-basic lang din naman. Ako, personal take ko lang din, siguro, hindi ko gusto yung ganitong panukala, di ba? At tama yung kayo, bilang kayo mga voice artist, at kami bilang bosses din ng aming puhunan dito sa aming sa aming trabaho, sa media, sa field, di ba? Dahil yung bosses namin ay pinapakinggan, napapakinggan, napaka-importante nung ating sariling lingwahe na ginagamit. Alam nyo kung bakit? Kasi di ba, ito na, na-observe ko lang, dahil marami tayong mga estudyante na nakakasalamuha, ang Filipino ay may grammar, at hindi aware doon ng mga bata. Diba? Yung mga bata, medyo hindi sila aware na may grammar pala. At iba rin yung context. At ito, mas mahirap ang grammar ng Filipino, to be honest. Kasi na-realize ko yun, graduate na ako. sa totoo lang, diba? So, additional lang din doon yung sa mga sinabi nyo. Pero, bago pa humaba ang ating usapan, mag-promote na kayo, I'm giving you the chance. Baka mayroon kayong mga gustong pasalamatan, and of course, Eva, Creative Voices, meron ba tayong mga bagong pa voice workshop? Go ahead, sige, kayo na. Bahala na kayo kung sino mo una sa inyo. Okay, so we are inviting everyone to join the Certified Voice Artist Program. Kung nais nyong maging voice artist, gusto nyong magboses sa mga videos, animations, anime, at telenovela, mga commercial at mga movies, join the Certified Voice Artist Program. We will be having our next batch
2 months from now. I think March, April, May. Ayun. May. So visit lang kayo sa Certified Voice Artist Program sa Facebook, and we would like to thank Sir Pocholo Adrian Gonzalez and Creative Voice Production sa pagbibigay sa amin ng opportunity na marinig ang boses namin. And of course, thank you so much to Sister L and to DZRH for inviting us again. Sana hindi sabi po to yung... Naman, sabi ko naman sa inyo, lagi tayo nga, yes. Lagi kayong welcome dito. Mm. Ay, lagi kayo lahat. Kasi hashtag support local artist talaga ang program. Next time ulit. Yes! O naman! Pag di ka pumunta, lagot ka sa akin. Anyway, sino nang next? Tapos ka na ba, Brian? Sige, si Ralph. Iniimbitan po namin kayo sa isa pa naming workshop. We call this yung Stop Voice Acting. So stop lang siya as an abbreviation. Okay. Pero it's a voice acting workshop din po in English na doon lang talaga umikot. So, puro sa voice acting, sa dubbing. Mm-hmm. Kasi yung sa Certified Voice Artist Program namin, it's more in a general sense. Broad talaga. Mula sa equipment na gagamitin mo, mula sa niche mo, kung ano yung kailangan mo, voiceovers, basics. Yes. Sabi po, sa stop voice acting, voice acting, dubbing, even acting, para acting classes na po din siya. So, this coming April po, just reach out po sa amin kung interested kayo na sumama sa aming workshop, and then we'll be more than happy to include you in our list of students and enrollees. Mm-hmm. You have Facebook page dito sa specific workshop or under din ng CVAP ito? Yeah, meron din po. Under stop voice acting. Ayun. So, ikaw naman, JJ. Na-promote nila lahat eh. Okay. Pero, so, bumati ka na lang. Batiin ko na rin po, Jesslyn Manansala, aking nanay, si Jenna De Los Santos, aking kapatid. And meron na po akong baby na kapatid. Ayun. Ayan. Congratulations! Tapusin nyo naman. alam mo, inuubo ko. Muntik pa ako maubo. Yan, ang pangalan niya si Annika. Ayan. Oy, hello, congratulations! Kapatid. Oo, 2 months na siya. Oh, hi. Alagaan mo naman. Hindi yung puro ka boses. Ikaw naman, Jen. Ayun po, bilang nabanggit naman na po nila yung mga gusto natin sabihin, magkapasalamat na lang din po tayo kay, of course, sa ating voice master, Mr. Pocholo De Leon Gonzalez. Thank you so much, sir. And sa inyo rin po for inviting us here sa DZRH. At pwede yung mag-hi ako sa parents ko? Go! Walang problema. Hi, Mama! Hi, Papa! And hi, Sister! And hi, Brother-in-law! And hi to everybody! Ayun! Ang saya-saya naman ni Jen! Ayun! Ako, medyo kinakapos na tayo sa oras. Pero maraming salamat for being here, Jen. Brian. Brian Dave talaga yung name niya. Si JJ and Sir Ralph. Thank you so much for being here. And of course, for sharing your talent, your knowledge. And of course, thank you sa pagbibigay ninyo ng opinion dito sa ating issue na talaga namang maraming nakaka-relate dahil napakalaki ng mundo ng pagboboses, so ng dubbing, at marami tayong mga voice artist, ano, at yung industriya po ng pelikula, of course, nakasalalay din yan sa mga katulad ninyo, diba? Napakalaking bagay po niyan. Kaya naman, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nakinig, sinamahan tayo ngayong araw, ngayong gabi na pala, March 2, 2024, Nightlife with Sister L. Maraming salamat po sa inyo, and of course, magandang gabi po. Susunod na programang RH Balita Sabado, makakasama nyo dyan, si Kyle Bulyas. Medyo overtime kami. Ayan. So, maganda kasi pag-usapan. Ang sarap pag-usapan ng mga ganitong issue, lalo na para sa kapakanan ng ating mga local artist. At gustong-gusto ko na pag-usapan yung ganito para naririnig yung opinion, at mahalaga po na napapakinggan, lalo na ng ating mga mambabatas, ng mga lawmakers. Dapat alam po ninyo yan bago kayo magpasa ng isang batas. Pag-aralang mabuti ano yung magiging epekto, at kung ito ba ay magbebenepisyo o hindi para sa ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat, Pilipinas! At hello pala ulit sa mama ko. Yung mama ko lagi nakikinig yan. Nakasama niyo po Sister L, Elaine Apit. Makinig po kayo Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan with Lakay Mayor Deo Makalma, alas 8 ng umaga hanggang alas 10. Pilipinas ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7. Marachada sa 3rd pagkakataon, una pa rin sa pinakahuling Nielsen at Kantar Survey, ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Taus-pusong pasasalamat ang aming alay sa laging una sa puso namin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw, oras-oras. Inyo pong napakinggan ang kanya-kanyang problema. Susunod na po ang Nightlife with Sister L. Pilipinas ang oras.